namin, hala, sabi ko, ang haba ng pilat. Nag-intay po kami talaga hanggang sa dulo ko. Kasi talagang gusto ko po sa talagang maano kasi may aral na sabi ko sa amin, hindi matutunan ka. Kahit ako mga abutin tayo ng alas 2 dito sa daling araw, hindihintay na po tayo. Daming pwedeng maramdaman, kaba, iyak, kilig, kahawaran. Grabe, sobrang saya. As in, sobrang thankful ako dahil napanood ko to. May mga ganitong klase palang pelikula na ako sana eh, tinatangkilik siya. Kasi punong-puno ito ng values. Kumbaga nagbibigay siya ng inspirasyon na hindi dapat tayo sumuko. Ang daming lessons na napulot ko sa Guerrero 3. Isa na doon na bawat gera o bawat hamon ng buhay, panalangin ang laging sandata. At syempre, pipiliin lagi nating lumaban hanggang dulo. Napakaganda po talaga ng istorya niya. Talagang kapupulutan mo ng lesson eh. Saka inspiring talaga. Nakapag-motivate talaga. Talagang kahit may sakit ka pag napanood mo, mabukuhayan ka ng pag-asa. Ako nga eh, ita nyo, may sakit ako pero nung napanood ko, nagpalakas ng loob ko, lalaban tayo, di ba? Ganun eh. Inspiring yung movie. Nakakapag-boost talaga siya ng yung sa loob na lalo yung nadadown ka na. Siguro matutulog ako ngayon na punong-puno ng pag-asa at ngiti sa puso na bawat pagising na umaga, nandiyan ang Ama. Lagi niya tayong babantayan. Kaya hindi ma-explain yung ano eh, sobrang happiness. Napakasimple nung pelikula pero ang bigat nung quality niya. Sayang malaman na libre siya. Kasi kumbaga yung ganitong palabas kasi dapat binabayaran to eh. Ang gandang advocacy nun. Kasi libre siya at parang libreng aral din ang binibigay para sa lahat. So, sana ipagpatuloy nila yung paggawa ng ganitong pelikula. Hinintay po talaga namin na mapanood itong pelikulang ito, yung Guerrero 3. Kasi mula nung una, pangalawa at pangatlo, nasubaybayan po talaga namin si Miguel paano siya lumaki. Mixed emotions po talaga, pero ang pinaka nang ibabaw is syempre yung kasiyahan, panalangin ng ating sandata. So ano man yung masagupa natin sa buhay na ito, hindi tayo mananangan sa sarili nating kakayahan, kundi palagi tayong lumapit sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ang sandata natin na laging panalangin. Laban pa din kahit anong dumating na problema sa buhay. Laban pa din po. Nagpalakas, nagbigay inspirasyon, nagpakatag. Lalaban hanggang dulo. Salamat po sa pamamahala natin ng pinakamamahal natin kapatid Eduardo Manalo. Talagang damdaman natin yung kanilang pagmamahal sa atin. Ano po, lahat ng paraan ginagawa nila para tayo ay patuloy na bigyan ng pag-asa, palakasin. Talagang wala silang kapagod-pagod na magmahal sa atin. Nagpapasalamat po ako sa INC kay Sir Eduardo Manalo po sa pagbuhay ng ganitong klaseng pelikula. Kasi sa ganitong pamamaraan, naniniwala ako sinimulan ni Sir Eduardo Manalo na magkaroon ulit ng simula na iangat ang pelikulang Pilipino. Kasi pag sinabi naman nating pelikulang Pilipino, it doesn't matter kung sino yung mga cast eh. Diba? Yung storya, ano yung sense? Ito, sobra. Bawat scenes may sense. Pinakamamahal po na kapatid na Eduardo B. Manalo. Lubos-lubos po aming pagpapasalamat at nagkakaroon po ng ganito mga pelikula para po lalo pong magpatibay sa mga kapatid din po na kagaya ko na may pinagdadaanan po na mabigat. Nagkakaroon po ng pag-asa na lumaban po hanggang dulo.